Parang ganito lang ang surpogi, ang umaga niya, ano, may bibigil siyang ganyan pag tumatakbo. Kaya, tinalarito yung jeep na to para pa-tutorial to sa akin kung ano ang naging problema. Ito mga ka-super pogi, meron lang tayong konting tutorial dito sa jeep na to. Napunta pa rin siya dito yung kaibigan natin, ang rinireklamo niya dito sa jeep na to. Pag daw tumatakbo siya at medyo mabilis na, ang nangyayari daw sa manibela niya ay nagwiwigil. Nagwiwigil yung manibela, parang gusto magwala. Nakakatakot daw pagka nangyayari yung wiggle, saka may kumakalampag daw sa ilalim ng jeep. Hindi daw niya alam kung alin daw yung kumakalampag na yun. Pag daw kumakalampag, bigla na lang daw kumakalampag, saka yung manibela niya parang magalaw, nagwiwigil nga ang tawag doon. Natatakot siya, kaya dinala niya dito yung jeep para patingnan sa atin kung anong naging problema. Yun ang alamin natin mga ka-super pogi, kung bakit nagwiwigil yung manibela ng jeep. Para malaman nyo na rin kung alin ba yung gagawin pagka nagwiwigil yung isang manibela ng jeep. Ituturo ko sa inyo kung ano yung dapat ginagalaw dito, para at least meron kayong idea kung paano gawin yung wiggle na yun. Parang ganito lang ang Sir Pogi, ang umaga niya, ano, may bibigil siyang ganyan pag tumatakbo. Kaya, tinalarito yung jeep na to para pa-tutorial to sa akin kung ano ang naging problema. Gagawin natin ang solusyon niyan, madali lang naman gawin yun. Manood lang kayo, huwag kayo alis hanggang sa matapos. Super Pogi, ang makina ng jeep na to Isuzu 4BA1 to. Mahusay rin itong makina na to. Sutin lang natin sa ilalim. Tingnan natin yung dragging niya kung maluwag ba o tama lang. Kumuha lang kayo ng isang tao, ipagalaw nyo lang yung manibela para makita nyo kung ano yung maluwag. Kagaya no, pag napansin yung maluwag, maluwag niya. Pero yung style niya, okay yan. Kung maluwag man yan, talagyan nyo lang ng piso itong load na to. Bubuksan nyo lang yan para lumabas yung pinakawasay, saka lagdagan nyo ng piso. Tapos higpitan nyo lang ulit. Tapos meron pang isa yan. Bali, itong isa na to, ang talagang medyo lumuluwag talaga. Ito na itong isang to. Ito mga ka-super pogi. Kumuha lang kayo ng isang tao para galawin yung manibela para makita nyo kung ito nga yung maluwag. Pag tinapos nyo yung maluwag, tanggalin nyo lang to para lumabas, lagyan nyo ng piso. Ngayon, pagka hindi kayo nakontento pa sa isang piso, dalawahin nyo. Dalawang piso ang ilagay nyo para mahigpit na mahigpit, tsaka nyo ipagalaw sa kasama nyo. Ayan. Yun lang ang pagmumula ng wiggle ng manibela niya mga ka-super pogi. Saka i-check nyo rin itong tie rod niya. Ito. Ayan, okay pa yung tie rod. Isa rin yan sa pagmumula ng wiggle. Itong tie rod na to. Saka yung kingpin, hindi naman siguro dahil yung kingpin, pagkasira na yung kingpin, medyo tagil ng gulong yan . Kaya hindi siya pwedeng pagmumula ng wiggle. Ito lang tire na to, tapos saka yung dragging lang ang pagmumula ng wiggle niyan. Wala nang ibang pagmumula na, yung dalawa lang ngayon. Hawakan nyo lang na ganito. Tapos, pag nahawakan nyo na ito, ipatukuitin nyo. Malalaman nyo na, mararamdaman nyo na kalugang tire nito. Pero sa ngayon, okay ang tire nito. Alam mo problema. Tingin ko sa dragging lang, dagdag lang kayo ng piso para mawala yung wiggle niya. Saka yung sinasabi niyang kalampag mga ka-super pogi, may kumakalampag daw dito sa likod, sa ilalim. Check nyo lang itong bushing.
ng shock. Siguradong dito lang magmumula yung mga kalog na yan. Saka itong mga bushing na yan, ibabasa kayo lalim itong shock na to sa may molye. Kabila niyan mga kasuper pobi. Itong shock na to, palitan nyo lang ng bushing. Eh, siguradong mawala na yung kalampag ng sasakay nyo. Doon lang magmumula yan mga kasupapogi. Wala naman ibang pagmumula yung kalampag eh. Ito lang yun. Palitan nyo lang yan. Saka itong sa may shock nya, palitan nyo lang ng bushing. Tatahimik na yung ilalim ng sasakay nyo. Pero lang mga kasupapogi, simpleng-simpleng tutorial lang itong ginawa natin. Eh, kahit ito yung simple lang, pero napaka-importante pa rin nun. Hello lang mga kasupar pogi. Kung nagustuhan nyo itong video nito, mag-subscribe lang kayo at mag-comment at mag-like. Maraming salamat sa nanood.